Hello guys, I'm Lani. I just want you to know my vision of me. Mahina lang po ako talagang magsalita at saka sabi nga nila mahina daw ako yung boses ko. So I'm just sinisikap ko po mag Tagalog. Tung. Og binasaya siguro kapalo pa ko kaya mo istorya ana or mag-ilonggo or hilig ayon no unlike sa Tagalog, to be honest with you guys, budlay man kaayo or do ka lisod gid bala magkambalhaw. So let's try my best na para magtagalog ako, balindi ako mapitla kalaban sa mga pitla guys. So ari na since nag-vlog ako, hindi pa po ako nakapag introduce myself, to be honest. I'm just posting videos of what I'm doing, introducing, you know, just place that I went before. So siguro ito yung pagkakataon na magpapakilala po ako sa inyo sa my 15 subscribers. Thank you so much guys for your subscribing me. Ako nga pala si Lani Unis, or in English, Lani Once. Oh, social, diba? Pure po akong Pilipino. Yung may lahi lang na Kastila, syempre Spanish naman yung colonizing sa atin sa Pilipinas, diba? So yung lolo ko is one half po yung lolo ko sa Spanish blood. At saka yung father ko, syempre 1/4 na. So sa akin, konti na lang siguro. From Pinoy na Pinoy yung mukha, di ba? At saka pang ang ilong. At saka malapad yung mukha. Siguro, I don't know where I get this pictures of myself. But I'm accepting myself. Kahit nung maliit pa ako, palagi akong binubuli ng aking nakakatandang kapatid. And he always called me. Yung ilong ko daw is look like sa Cebuan, sa Binisaya pa, pak lang sa lubi. It means yung ano ng niyog. Alam niyo na yun. Yung nakadikit na yung leaves, diba? Yung trunk ng niyog, o diba? Pak lang sa lubi akong ilong. So he always called me like that. And when I was grow up, mayroon po akong nag-build po sa sarili ko yung introvert ako. Yung I just want to stay on the other side at hindi po ako mahilig mag-participate on any activities. I just wanted if my teacher toksoin ako or ask questions, makapag-answer ako, then but no, I'm not presenting myself really much. And then I discovered that I have talent, I have intelligence as well. So naging top din ako sa school, yung elementary ako, 5 years old pa lang ako, nasa visitor kasi ako during the time, wala pang, hindi pa ako yung kindergarten or like that. So visiting pa lang sa mga, yung grade 1 na, nandun ako, nakaupo sa mahaba akong chair. So yung bubblegum, yung red nga na kulay, so yun ang favorite ko. So matutulog lang ako niyan while the teacher was lecturing. So, pag tuksoin ako, baka pag-answer din naman ako. I don't know why. But just, alam ko lang. Yung sometimes I don't want to pay any attention or any discussion, but I'm listening. That's it. Sometimes, kaboring naman to. Walang ganang kakwentuhan to kasi. Iba-iba lang yung iniisip, sa iba nakatingin. But your ears was focusing what this discussions is will be. So that's guys, saka yan po ako na nag-grow ako. Meron akong inferiorities na naramdaman na hindi ako maganda. Na palagi ko ang tinutukso na puti, kasi puti ako sa aming magkakapatid. But na pumuti din sila ngayon. May puti na din yung balat nila. But for me, I like my color. I am proud for my color. Hindi po ako maputi. Talagang kayo manggilang po ako na tunay na Pilipino. At saka mahal ko po ang ating as a Pilipino. Kasi doon po ako nagmana ng aking character.
humubog sa akin as a person, as a human being, may magandang kalooban, matulungin sa kapwa, at may mayroong compassion. At yan po, as nakapag-proud po ako sa mga naranasan ko sa buhay. Bakit ako umiyak?